Sarap ng buhay mo ah. Paupo-upo ka lang ah. Laba mo nga yan. Susot ko yan bukas. Ayusin mo paglalaba ah. Pwedeng mamaya na lang kasi kakauwi ko lang galing trabaho eh. Eh ano ngayon? Tinatanong ko ba? Sige na, laban mo na yan. Susot ko yung bukas eh. Napakadami pang reklamo. Ah, pwede kahit 10 minutes lang. Pagod kasi ako eh. Ang dami kong ginawang paperwork sa trabaho anini. Hoy, Ampon. Wala kang karapatang magreklamo. Baka nakakalimutan mo. Ako yung tunay na anak dito. Kaya huwag na huwag kang magre-reklamo sa lahat ng utos ko sa'yo. Sige na! Laban mo na yan! Bilis! Sige, sige. Bagal-bagal. Mabira talaga to si Boss G, oh. Idol ko yan eh. Puro kalokohan. Hi, Nak! Mama! Wow! Mukhang nag-shopping kayo ah! Meron ba kayo binili para sa akin? Oo, Nak. Pero tirhan mo ha, kasi meron din ako binili dyan para kay Ursula. Ma naman, bakit kailangan niyo pang ibili yung ampun na yun? Eh, di nyo naman tunay na anak yun. Dapat nga, ako yung inuuna niyo yun, kasi ako yung tunay niyong kadugo. Anak naman, kailan mo ba matatanggap yung kapatid mo na si Ursula? Bakit ka ba ganyan magsalita sa kanya, Nak? Ma, kung sa inyo, okay lang. Pero sa akin, hindi. Tsaka, hindi ko naman tunay na kapatid yun eh. Ampun lang yun. At saka nahahati yung atensyon mo para sa amin dalawa. Na dapat, sa akin lang, tunay mong kadugo. Bahala ka nga dyan. Napakabastos talaga ng batang ito. Ayaw na pagsasabihan. Hoy, Ampon! Pupasok ba sa kwarto ko nang hindi ko nalalaman, ha? Pinapaalam mo ba yung mga gamit ko doon? Ninanakawan mo ako, no? Ha? Hindi, ha? Tsaka hindi naman ako pumapasok sa kwarto mo pag alam kong wala ka doon, eh. Sigurado ka ba, ha? Eh bakit nawawala yung gamit ko sa cabinet ko? Yung paborito ko, ha? Tsaka, tayong dalawa na lalaki dito. Ikaw lang maging interes noon. Si anak! Ang ginagawa mo? Pinagawa mo kay Ursula? Bitawan mo nga to. Eh, ito kasing ampun na to, eh. Pinapakilaman yung mga gamit ko. Eh siya lang naman ang nakakapasok sa kwarto ko eh. Magnanakaw! Alin ba? Ha? Yung branded ko na damit, yung kulay pula. Eh siya lang naman ang kukuha nun eh. Yung kulay pula? Yung kulay pula ba hinahanap mo? Oo ma, nakita mo ba? Sus, oo, andun sa kwarto ko! Iniwanan mo lang dun sa sahig. Ang hirap sa'yo, ang burara mo. Tapos ibibintang mo dito sa kapatid mo. Alam mo, kuya, kahit palagi akong masama sa paningin mo, kailanman hindi ka nakarinig ng kahit na ano sa akin. Palagi kitang pinagpapasensyahan. Kasi tinuro kitang kapatid eh. At oo, ampun lang ako. Pero saan naman matanggap mo ako? Hindi man bilang kapatid mo. Pero sana bilang tao man lang. Oh, anak MC. Alam mo namang matagal nang walang nanay itong si Ursula. At saka yung tatay niya, walang pakialam sa kanya, kaya nga inampun ko to, diba? Sana man lang, tanggapin mo na siya bilang pamilya. Katulad ng pagturing ko sa inyong dalawa. Alam mo, maswerte ka dahil mayroong totoong magulang na nagmamahal sa'yo. Ako, simula pagkabata, hinahanap ko ang tunay na pagmamahal na isang magulang. Hindi lahat kasing palad mo. Kaya kahit papano, sana naman matanggap mo rin ako. Tama si Ursula, Nak. Pareho ko kayong mahal. Ang pinagkaiba nyo lang, si Ursula hindi nang galing sa sinapupunan ko. Pero tinuring ko siya bilang isa ko na rin tunay na anak. Ursula, pasensya ka na sa mga inasal ko, ah. Hayaan mo. Gagawin ko yung mga sinasabi ni Mama tsaka sinasabi mo. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Kuya, salamat ah. Basta lagi mong tandaan na hindi ako ang kaaway mo, kaagaw mo dito.
Basta para sa akin, tinuring kita ng tunay na kapatid. Ay, naku, itong mga anak ko na to. Hindi kayo mag-aaway, ah. Apa. Mahalin niyo isa't isa. Apa.